Good day, Faithful, and thank you dahil kahit sa ganitong platform, we are able to communicate with you. At nawa naman sa susunod, let's really desire to be part of a weekly faith group. But just in case, ito po ang ating application ng ating Sunday message. We have entitled it, Be Happy for Others. At anong sinasabi natin? When we are envious, we are in a losing battle with God. Na lahat ng nang-iinggit ay hindi mananalo dahil ang inggit ay kinakalaban natin ng Diyos kapag ito ay ating nararamdaman. Kung ang inggit po ay hindi maganda at ito ay hinahanap yung mga bagay na wala ka at meron sila, ano kaya yung mga bagay na pinag-uugutan nito? Ano yung meron sila na kinaiinggitan mo malimit? At meron bang isang mga pagkakataon na nakaramdam ka ng inggit? Aminin. At ano pa yung mga kakabit-kabit ng emosyon na kasama nito? Paano nga ba aalisin ang inggit sa puso? Una, sinabi natin na huwag magkukumpara. Maging mapagpasalamat sa pag-ibig ng Diyos, hindi ba? So ang tanong, kanino mo ba palaging kinukumpara ang sarili mo? Bakit kaya? Ano ang epekto nito sa iyo? Pwede bang mag-isip-isip mo, imbes na eto yung mga wala ka, ano kaya yung tatlong bagay na pwede mong ipagpasalamat? And moving forward, ano kaya yung mga isa, dalawang bagay na pwede mong i-develop sa sarili mo para you will stop comparing yourself with other people? Pangalawa, don't get distracted, ha? But be mindful of God's plan. Kailangan yung tutok, walang titingin sa kung saan-saan. Diretso lang. Ano kaya yung mga distractions na palagi na lang tumitira sa'yo? Saan ka nadidiskaril? Kanino ka posibleng nadidiskaril? At ano kaya ang mga bagay na dapat mong gawin sa iyong sarili, sa iyong ministry, para makalaban ka ng tama at malabanan mo ang mga distractions na yan? Ano ang mga pinaplano mo para maging matindi ang iyong focus at makapag-serve ka ng maayos for God's kingdom? Pangatlo, don't doubt God's goodness, maniwala, believe in His timing. Tiwala. Sige nga, in a scale of 1 to 5, 1 as the lowest and 5 as the highest, kamusta ang iyong pagtitiwala sa Panginoon ngayon? Ano ang dahilan? At paano ito mag-i-improve pa? Ano yung isang bagay na matindi mong ipinapanalangin o dapat mong ipanalangin para mas lalo mong ma-upgrade ang iyong paglilingkod sa Kanya? Siyempre, hindi mangyayari yon kung wala ka rin plano kung paano mag-i-improve ng mas matindi ang iyong level ng pagtitiwala sa Diyos. Tandaan, God is always happy for us. And He doesn't want us to be envious of anyone. Iba ka, iba sila. May plano ang Diyos para sa'yo. May tamang panahon para sa planong yon. That's why we can always be happy for others. See you next week sa Faith Group. I'm praying na makagawa ka ng paraan to join your Faith Group. God bless you.